mula sa sirang bintana. Nang bakanting silid-aralan na aking pinagtataguan, ay nakikita ko ang puno kung saan sa likod noon ay naroroon ang kaibigan kong si Alvin at malakas na nagbibilang bago niya ako simulang hanapin. Napakasarap maglaro ng taguan ngayon dito sa abandonadong eskwelahan na hindi nalalayo sa aming mga bahay. Bilog na bilog ang buwan at nakikita ko pa din ang paligid kahit na walang ilaw ang buong eskwelahan. Maraming mga malalaki at matatandang mga puno na maaari mong akyatin. At sa likod ng malalabay nitong mga sanga, ay pwede kang magtago. Maraming mga lumang silid-aralan na pwede mong pasukin. Sa loob ng mga lumang silid, ay nakatambak ang mga sirang silya na maaari mo ding pagkublihan kung sakaling nasa malapit ang iyong kalaro na naghahanap sa'yo. Madilim nga lang at mainit ang loob tuwing malapit nang sumapit ang dilim. Pero mahihirapan ka talagang hanapin. Maalikabok din ang buong silid at kailangan mong pigilin ang iyong pagbahing kung ayaw mong ikaw ang sunod na maging taya. Mag-iisang linggo na kaming araw-araw na naglalaro dito ng aking mga kalaro. Ngunit ngayong gabi na ito, ay kami lamang ni Alvin ang naririto dahil hindi na pinayagan ng iba naming mga kaibigan ng kanilang mga magulang. Delikado daw ang abandonadong eskwelahan na ito. Hindi lamang dahil sa mga hayop na maaaring naninirahan na dito, kundi maging dahil sa mga hindi namin nakikita. Mga hindi nakikita. Ano yun? Mabuti na lamang at hindi alam ng mga magulang namin ni Alvin ang ginagawa naming paglalaro dito. Dito sa silid-aral na ito, ang napili kong madalas na pagtaguan sapagkat iba ang dilim nito kumpara sa ibang mga silid-aralan. Sumilip man ang taya, ay halos hindi ka na din makikita. Maganda din ang pagkakapwesto nito dahil pagsilip mo sa mga putas ng bintana, ay makikita mo kung saan manggagaling ang taya. Butas din ang ibabang bahagi ng pinto kung kaya't makikita mo kung may tao bago pa man ito buksan ang pintuan. Narinig ko ang muling pagsigaw ni Alvin mula sa likod ng malaking puno. Pero bakit parang takot ang kanyang sigaw? At hindi dahil sa pagbibilang hanggang makaabot ng 10. Naging sobrang tahimik na din ang paligid matapos ang kanyang pagsigaw. At pakiramdam ko ay ako na lamang ang tao sa napakalaking abandonadong eskwelahan na ito. Hindi ko alam kung nagbibiro lamang si Alvin at ginawa niya lamang iyon para lumabas ako at madali niya akong makita.
Dito lang muna ako sa loob ng silid na ito. At patuloy kong sisilipin ang puno. Doon lamang naman siya manggagaling. At siguradong hindi siya makalalapit nang hindi ko siya nakikita dahil sa liwanag na nagmumula sa buwan. Ilang minuto na akong nakasilip dito sa bintana. Pero hindi ko pa din nakikita ang paglitaw ni Alvin mula sa likod ng malaki at matandang puno. Nangangati na ang aking katawan dahil sa dumi ng loob ng silid. At nangangawit na din ang aking mga binti dahil sa paupo kong posisyon para makasilip sa butas ng bintana. Pakiramdam ko ay puno na din ang aking ilong ng alikabok dahil nagsisimula na din itong mangati. Pero dito muna ako. Hindi ako maaaring lumabas. Mahuhuli ako ni Alvin at ayokong maging taya. Ilang sandali pa ay nakikita ko na ang paggalaw ng mga dahon ng malaking puno. Mula sa pinakatuktok ay parang may kung sino na bumababa. Umakyat pa yata si Alvin para mas madali niya akong makita. Pero hindi niya ako basta-basta matatagpuan nang ganoon kadali dito sa aking pinagtatakuan. Nakikita ko na siyang pasilip-silip mula sa likod ng puno. Hindi ko man nakikita ang kanyang mukha, ay siguradong si Alvin iyon. Kami lamang namang dalawa ang naglalaro ngayon dito. Lumabas na siya sa likod ng puno at nagpalinga-linga. Siguradong mahihirapan kang hanapin ako, Alvin. Patuloy ko siyang pinagmasdan. Hanggang sa magtaka ako at mapaisip. Bakit parang hindi ang kaibigan kong si Alvin ang aking nakikita? Isang batang babae ba ang aking nakikita na naglalakad palayo sa puno at ngayon ay patungo sa direksyon ng silid-aralan na aking pinagtatakuan? Mahaba ang kanyang buhok, subalit hindi ko nakikita ang kanyang mukha. Nasaan na kaya si Alvin? Dahil ba sa batang babaeng ito, kaya siya sumigaw na parang natatakot? Sino ang batang babaeng ito? At ano ang balak niyang gawin? Nagpatuloy siyang naglakad palapit dito sa silid-aralan. Malapit ko na rin makita ang kanyang itsura. Naririnig ko ang kanyang mahinang paghimig. Hindi ko alam kung bakit kilabot ang aking nararamdaman dahil sa naririnig kong iyon. Ngayon ay halos nasa harapan na siya ng silid-aralan at patuloy ang naririnig kong paghimig galing sa kanya. Huminto siya at pinagmamasdan ang harapan ng silid. Hindi ko pa din makita ang kanyang itsura. Alam ba niya na naririto ako? Mas lalong nadagdagan ang takot na aking nararamdaman
dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin niya sa akin pag nakita niya ako. Mula sa butas ng bintana kung saan ko siya sinisilip, ay nakita ko ang muli niyang paglapit. Hindi na lamang ang kanyang boses ang aking naririnig, kundi maging ang kanya na ding paglalakad, hanggang sa hindi ko na siya makita. Ngunit alam ko na malapit na siya sa pintuan ng silid kung saan ako naroroon. Madiin ang kanyang mga pagtapak at alam kong nakapaalamang siya. Inalis ko ang pagkakasilip ko sa butas ng bintana ng dahan-dahan at ibinaling ko ang aking tingin sa sirang parte ng pinto sa bandang ibaba nito. Kita ko ang mga paa ng batang babae. Alam kong nakaharap siya sa pintuan dahil nakaturo ang kanyang mga daliri sa pinto. Hanggang sa makita ko ang kanyang buhok mula sa butas na unti-unting bumababa at umaabot na sa sahig. Naroroon pa din ang kanyang mga paa at hindi gumagalaw. Nananatiling nakatapak at nakaturo ang mga daliri sa pinto. Kaya alam kong nakaharap pa din siya. Ilang saglit pa ay nabalot ng takot ang aking buong katawan nang makita ko ang kanyang noo. Paano nangyari iyon? Hindi ko lubos maisip kung paano ang pagkakaposisyon ng kanyang katawan. Hanggang sa halos matumba ako dahil sa matinding takot nang makita ko nang nakasilip na ang kanyang buong mukha sa butas ng pintuan at nagpapalinga-linga habang hindi pa din naaalis ang kanyang mga paa sa kinalalagyan nito kanina. Hindi ko alam kung nakita niya ako. Sana hindi. Hindi ko alam ang mangyayari sa akin kapag nakita ako ng batang babae. Pilit kong pinipigilan ang aking sarili na makagawa ng kahit anong ingay. Isang maling paggalaw ay maaari kong mabunggo ang mga magkakapatong na lumang silya na humaharang sa akin. Hanggang sa ang katahimikan ay binasag ng mabagal na pagbukas ng pinto ng silid-aralan. Nang tuluyan na iyong magbukas, ay nakapagtatakang hindi ko na nakikita ang kahit anong parte ng kanyang katawan sa harapan ng nakabukas na pinto. Saan siya nagpunta? Hindi ko naman siya nakitang pumasok. Mas matinding takot ang aking nararamdaman. Umalis na ba siya? O nandito na ba siya ngayon? At kasama ko na sa loob ng silid. Pinakinggan ko ang paligid ng ilang minuto. Wala akong naririnig na kahit anong ingay maliban sa aking paghinga. Wala na nga ata ang batang babae. Hmm.
halos huminto sa pagtibok ang aking puso. Nang marinig ko muli ang kanyang boses. At nang aking mapagtanto kung saan siya naroon. Tumingala ako at nakita ko ang batang babae na nasa kisame ng lumang silid. Nakatitig sa akin ang kanyang malalaking mga mata. Nagtatakbo ako palabas ng silid-aralan. Naitulak ko pa ang magkakapatong na lumang mga silya. Tumakbo ako nang walang tigil. Iniwasan ko ang puno kung saan bumaba ang batang babae. Hindi ko alam na kaya ko palang tumakbo ng ganito kabilis. Paulit-ulit kong nililingon ang aking likuran. At mabuti na lamang at hindi sumunod ang batang babae. Nakita ko si Alvin nang marating ko ang aming bahay. Takot na takot ang kanyang itsura habang pinag-uusapan namin ang batang babae. Hinding-hindi na muli kami maglalaro ng taguan sa abandonadong eskwelahan. Nakahiga na ako ngayon sa kama, katabi ang aking mga magulang. Mabuti na lamang at hindi ako sinundan ng batang babae. Pero hindi nga ba? Kung hindi, bakit parang narinig ko siya sa ilalim ng aming kama?